Ikaw ba yung tipo ng estudyante na nahihirapan ka sa pagre-review? Meron akong isa-share sa inyo na technique. And itong technique na to, tinatawag siyang Pomodoro technique. Siguro familiar na dito yung iba. Kung familiar na, skip nyo na. Pero kung hindi pa, ituturo ko sa inyo. Basically guys, yung Pomodoro technique, it's a time management technique. Paano ginagawa yung Pomodoro technique? Andito yung process niya. Step 1, you have to choose a task. Sa task, ano ba yung kailangan mong gawin? For example, kung student ka, magre-review ka. Anong subject? Let's say, mathematics in the modern world. Yun yung ire-review mo. And then, after that, dito tayo sa may step number 2. Sa step number 2, kailangan mo mag-set ng timer. 25 minutes timer. So, dito sa loob ng 25 minutes, ito yung time na ibibigay mo sa sarili mo para gawin yung task na yun. For example, magre-review ka. Bigyan mo yung sarili mo ng 25 minutes na magre-review. And take note, sa 25 minutes na to, kailangan walang distraction. Bawal mag-cellphone, bawal kumain, bawal gumawa ng kung anong bagay. Kailangan nakafocus ka lang doon sa gagawin mo. Sa step number 3, kailangan mong ubusin yung 25 minutes. Gawin mo yung kailangan mong gawin sa loob ng 25 minutes. Not necessarily na kailangan mo siyang tapusin sa loob ng 25 minutes. Basta, i-consume mo lang yung 25 minutes na yun. And then right after that, eto na, mag-break ka. Kailangan mo magpahinga. Give yourself a 5-minute break. Sa 5-minute na yun, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. You can check your social media accounts, i-open mo yung cellphones mo or yung gadgets mo. Pwede kang kumain. Pwede mong gawin yung gusto mong gawin sa 5 minutes na yun. And then right after that, ulitin mo lang yung process, ulitin mo lang yung cycle, and dapat makaapat ka na Pomodoros. When you say Pomodoros, yung 25 minutes timer na sinet mo, okay? So let's say nakaapat ka na ng 25 minutes. Yung next na break na gagawin mo, hindi na 5 minutes. It could be longer. Pwedeng 15 minutes, 20, 25, or 30. Nasa sayo na yan kung ilang minutes yung break ang gagawin mo. So you can use this Pomodoro technique or time management technique para mas maging productive kayo. Lalo sa mga students na nagre-review, you can use this technique. Okay?